pasamba sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat. Ikaw ang Diyos na wala katulad. Habang may awit.
habang daliri ko'y napapagod na. Sila pa rin ay titipat habang ng puso ko'y pupipintig. Tanging kay Jesus lamang iibig habang may puso't kaluluway sasamba sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Habang patuloy kong lalakbayin, landas mo'y aking tatahakin. Habang ang diwa ko'y gising pa. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPC HQ. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Kahit hindi man lahat ay makadalo, pero alam ko mga kapatid, ang ating pong mga kapatiran na sa online ay excited po mga kapatid sa conference na ito. I would like to request all to please stand. Amen. And let's give a hand and let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. We love the name of Jesus. Because in the name of Jesus, we have everything. Amen. He is, in the name of Jesus, there's healing. In the name of Jesus, there is blessing. In the name of Jesus, there's power. Amen. Praise the Lord. We are here because of the grace of God. It is not because of who we are. It is not because of, you know, what we see about ourselves, but it is because of Him. It is because of His grace. Amen. His kindness. Amen. Praise the Lord. Before I give this time, makapatid, to our first lecturer, our makapatid, this our general secretary,
Pastor Reverend Oscar Picar. Let's sing a song about the goodness of God. For the Lord is good, and He's good, mga kapatid. Every day He's good. Amen. Bless the Lord. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving. Come in His courts with praise. Enter the praise rejoicing. Sing a great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with a tremble and harp. Let every creature in heaven and earth, let the sound of praise sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sing it. Amen. For the Lord is good. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami po'y magkaroon ng konferensya, Panginoon, sa araw na ito. Alam ko, Lord, You orchestrated this event, and I believe You have something for us this afternoon. And I ask Your mercy, goodness, and kindness, and power. God, I pray that You will use our first lecturer, Reverend Oscar Picar. Give us the word. Give us the revelation. Oh God, give us everything, oh God, for us to excel in our ministry. Lord, thank You, Lord, for everything. And we give back to You all the glory and honor. Amen. Let's give hand to the Lord right now. Praise the Lord. And without further delay, I would like to give this time to our energetic, amen, General Secretary, Reverend Oscar Picar. Praise the Lord, everybody! Praise God, you may be seated. Praise the Lord. It's a great privilege to be a speaker, one of the speakers in our general conference. Praise God. All right, mga patid, the lesson that I will be bringing you
It's about spiritual gifts. Praise the Lord. Tungkol po sa spiritual gifts, I know that you already have knowledge about it, but alam po ang salita ng Panginoon ay German. It's alive, it's quick and powerful. We will always have new revelation, insights from the Word of the Lord. I think, mga patid, that this is what we need today. We need to activate the gifts that we have. And every one of us has a gift. Amen? Or gifts. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kaloob. The moment we receive the Holy Ghost, it is through the Holy Ghost that we receive the gift, no? And wala nang ibang way to receive the Holy Ghost, to receive the gift, but through the Holy Ghost. It's what the Bible tells us. And so, the moment we receive the Holy Spirit, we also receive the gift, ang kaloob, mga kapatid. And so, we'd like you to open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12. And we will read dito po sa may verse 1 until verse 7. Okay, ganito pong sinasabi, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." Ayaw ni Apostle Paul ang mga Corinthians, ang brethren in Corinthian church to be ignorant. "You know that you were Gentiles carried away unto these damn idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal." Then the succeeding verses speaks about the 9 gifts of the Spirit, and that we are baptized into one body by one Spirit. The only way we can be immersed or to become member of the body of Christ is to be baptized in the Spirit. Yan po sinasabi sa may verse 13, "For by one Spirit are we all baptized into one body." That means it's important that we are baptized in the Holy Spirit. Bautismado tayo ng Espiritu Santo. At nangangaral tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. We are Holy Ghost preacher, and we preach about Holy Ghost. Nangangaral tayo tungkol sa Espiritu Santo because it's important that every member of the church is not just member of the church but member of the body of Christ. At kinakailangan, they have to be baptized in the Spirit. Praise God. To be able to be member of the body of Christ, maging kabilang, ma-include, ma-immerse, the word baptism, in Greek word baptizo, to be immersed into the body of Christ. And it is through baptism of the Holy Spirit, mga kapatid. As I have told you a while ago, mga kapatid, this is actually what the church needs today, to operate in the gifts of the Spirit.
to activate, mga kapatid, the gifts that we have. If there is a time that the church needs to use her gifts, it's today. Our world today is looking for the answer. They are looking for the antidote, looking for signs. And Jesus said, "These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall lay hands on the sick, and the sick shall recover." Amen. "And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall take up serpents." See, mga patid, ang mga palatandaang ito susunod sa atin. Hindi tayo ang susunod. We will not seek after the sign. The sign will follow them that believe. The Bible tells us, Jesus said, mga kapatid, praise God. But the church thought that what she need is more Holy Ghost. I think kaya ako nanghihina, kailangan kong mapuspus uli ng Espiritu Santo. Kaya ako nanlulupaypay because I believe I need more power. Kaya we have a song, I heard a song, mapatid, that says more love, more power. Mga patid, that's an unnecessary song. More love. The Lord has loved us so much. More power we have received, mga kapatid, the fullness, mga patid, of Him. The Bible tells us in John chapter 1, verse 16, that what we have received is the fullness of Him. We did not receive 99.9% of His Spirit. No, 90% or 80%, what we have received is the 100% of His Spirit. That's why wala pong shortage, power shortage, mga kapatid. Akala lang natin, kailangan natin ng infilling of the Holy Spirit. Or to be revived by renewal of the Holy Spirit. Oh, of course, mga kapatid, we need to be renewed, but sometimes, akala natin, kailangan natin ng dagdag na Espiritu, pero ang kulang natin, hindi naman talaga in feeling. It's the outflow of the Spirit. Let the gifts of the Spirit flow through us, mga kapatid. Praise the Lord. And so, it's important, mga kapatid, that we teach our people to operate in the gifts of the Spirit. Praise God. Hallelujah. In John chapter 1 verse 16, Jesus said, what we have received is the fullness of Him and grace for grace. So what the church actually needs is not the infilling of the Holy Spirit, but the outflow of the Spirit. The church needs the Spirit to flow because the Spirit always wants to flow. Jesus said, "If any man thirst, let him come unto me, for out of his belly shall flow rivers of living water." Amen. It is in the gifts of the Spirit, mapatid, that flows. That's why it's important, mapatid, that the gifts, our gifts, must be discovered, must be developed, and must be deployed. And it's our responsibility, as pastors of the church, to help our people to discover their gifts. Maraming mga mananampalataya na hindi nila alam ang kanilang kaloob, ang kanilang function, ang kanilang purpose, ang kanilang mission. Nandun lang sila nakaupo, akala nila ang church, it's good to be in the church,
But there's something more. There's something more, mga kapatid. May gagawin pa sila. At ang ating tungkulin ay turuan at tulungan silang diskubrihin ang kanilang mga talento, ang kanilang mga kaloob upang magamit, mga kapatid, ayon sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay, sa pagkaloob ng kanyang kaloob sa bawat mananampalataya. Amen. Praise God. So it's important, brothers and sisters, that we discover, we develop, and we deploy our gifts. Dapat nating discover o tuklasin, linangin, develop, paunlarin, at gamitin ang mga kaloob. Maraming namamatay na hindi man lang nila na-discovery kung anong kaloob meron sila. Kaya walang direksyon ng kanilang buhay bilang mga mananampalataya sa simbahan. At kung na-discovery man, hindi nagpapagamit. Maraming dahilan, maraming factor kung bakit, mga kapatid. And it's time for the church, it's time for the pastors and ministers to help our brethren to discover the gifts. Na kanilang madiskubre ang kanilang kaloob. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit minsan, di nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa iglesia. Di nila alam, akala nila magpapakintab lang sila ng upuan sa simbahan. But everyone in the church has a ministry. Like every member of the body of Christ has a function. Amen. So mga kapatid, para sila totoong maging masaya at mapayapa. Magkaroon ba kayo ng problema sa simbahan, mga kapatid, na yung isang young people, gusto niya bibig siya, pero hindi siya bibig. Gusto niya lagi siyang napakikinggan, gusto laging nasa harapan, pero hindi siya bibig. Hindi ganun ang tawag ng Panginoon sa kanya, ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hindi siya nasa speaking gifts. Nandun siya sa helping gifts. Gift of helps, gift of service, and gift of his hospitality. Nakakita ka na ba ng nagsa-sign language? Di ba? And so, mga kapatid, let us help our people to discover their gifts that they may find themselves, mga kapatid, in the body of Christ. Kung saan sila, mga kapatid, sa katawan ni Kristo Jesus. Ang isang unang dahilan ay ignorance. Di ba sabi ni Pablo sa Corinthian church, mga kapatid, ayaw kong maging mga mangmang kayo tungkol sa kaloob. Kasi ang kaloob can be abused, misused, or disused, or being unused, mga kapatid. Ang worst ay hindi gamitin ang kaloob. At marami, mga kapatid, ang gumagawa niya sa loob ng simbahan. But if everyone functions properly in the body of Christ, mga kapatid, there is no telling, mga kapatid. Di natin masabi kung anong paglago, anong you don't worry, you do not have to worry about growth, mga kapatid. As long as the church is healthy, it will grow. Lalago yan. Just like, mga kapatid, tayo as human anatomy, mga kapatid, the body of Christ, the church is compared to a human anatomy. Pagka malusog, natural ang paglago. Minsan, nag-iisip tayo, ano kayong paraan para lumago? Anong parang paraan lumago? Anong gagawin natin ng mga strategies, techniques para lumago? Pero mga kapatid, palusugin lang natin ang iglesia.
Praise God. The church, mga patid, will grow. It is promise. The Bible tells us kingdom shall rise, and kingdom shall fall. But the kingdom of God will continue until He comes. Even the gates of hell shall not prevail against the church. The church will continue to grow. Amen. In Revelation chapter 7, tinanong ng angel si John the Beloved, sino itong mga nasusuotan ng mga puti? Napakarami galing sa dam. Innumerable. Hindi mabilang. Galing sa iba't ibang lahi, galing sa iba't ibang wika, galing sa iba't ibang mga bansa. Then, sabi ni John the Beloved, I don't know, sir. Hindi ko alam. Ikaw nakakaalam. And then the angel said, ito ang mga nagsipagtagumpay. Praise God. Amen. Nasuotan ng kasuotang puti. So you see, mga kapatid, maraming maliligtas. Pero mas maraming mapapahamak. Praise God. Amen. Marami, mga kapatid, who are aware of spiritual gifts. They are ignorant. Nakakapagtaka, mga kapatid, itong Corinthian church, they had the Spirit, the gifts of the Spirit, but they did not understand the workings of the Spirit. Hindi nila naiintindihan how the Spirit works. Hindi nila naunawaan ang manifestation, operation of the gifts of the Spirit, mga kapatid. Probably, mga kapatid, katulad ng marami ngayon, nagsasabing that they are telling that the gifts are not for today. The gifts are not for today. Yung mga kaloob na yan ay noong panahon lang ng mga disciples, early disciples, mga first century. Ngayon, hindi na, and they even say, that is of the devil. Sa demonyo yan. Mga kapatid, they are telling that the gifts of the Spirit are of the devil, mga kapatid. But they do not understand. That's why Apostle Paul tells us, when he wrote the book of Corinthians, 1 Corinthians, he was telling, mga kapatid, that I want to tell you something about spiritual gifts because you are ignorant. You are ignorant. You have to have complete knowledge of the gifts of the Spirit, kaloob ng Espiritu Santo. Praise the Lord. This, I have told you, mga pati, the gifts can be abused. Itong Corinthian church ay isang church that operates in the gifts. But mayroong carnality, may incest, may division, may strife, pero they still operate in the gifts of the Spirit. Nandoon nga, mga kapatid, yung nine gifts of the, yung supernatural gifts. At maaring maling gamitin dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang malungkot, yung hindi gamitin. Yun ang worst. Remember the parable of the talent? Yeah. When Jesus, mga patid, told us about the parable of the talent, yung kanyang mga servants were promoted to become stewards and they entrusted to them goods, talents, mga talento, mga kapatid. Some received, the Bible tells us one have received 5 talents, the other 2 talents, and one have received 1 talent, depending on their ability. Not on the generosity of the giver, but on the ability. If you are able to handle 2 talents, then God will give you 2 talents. If you cannot able to handle 2 talents, God will give you 1 talent. Kasi hindi mo kaya yan eh. Kakapahamak mo. But if you want, that's what the Bible tells us,
This is given to prophet with all severally as he will. Kung gugustuhin mo, you can have all the gifts. But remember, much is given, much is required. If you have been given 5 talents, well, magsusulit ka ng 5 talento. If you have been given 2 talents, 2 talento. Kung 1 talento, mga kapatid, siguro mga kapatid, kaya niya tinago yun at di niya ginamit kasi unfair naman, bakit sa akin 1 talento lang? Kasi ang Panginoon nakakaalam ng ability natin eh. But if you want, mga kapatid, to be able to handle 2 talents, ask God, Lord, stretch my ability. Amen. Just like the prayer of Jabez, Lord, enlarge my cause. Stretch out my ability that I may be able to handle more than 1 talent. Praise God. Para makahawak ako ng higit sa 1 talento. Hindi ba sabi ng Biblia, yung isa tinago niya? And ang sabi ng Panginoon sa kanya, thou wicked and slothful servant, your part is in the lake of fire where weeping and gnashing of teeth are. So we all know, mga kapatid, that there's a lot of gifts in the Bible and we have to discover it. Amen. We say ministerial gifts in Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, the ministerial gifts, mga kapatid, it tells us about, and he gave some pastors, apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers for the perfecting of the saints. Para pabanalin ang mga banal, padalisayin ang mga banal. For the work of the ministry, so that the body of Christ will be edified. Upang ang katawan ng Panginoon ay tumibay. Paano? Sa pamamagitan, mga kapatid, ng gawaing pagmiministeryo. You see? It's the responsibility of these people who have received these ministerial gifts and calling, mga kapatid, pinagkalooban sila ng ganong kaloob dahil sila tinawag sa ganoong kalagayan upang tulungan ang katawan ni Kristo Jesus sa gawaing pagmiministeryo. To perfect the saints, to equip the body of Christ for the work of the ministry, and the church will be edified. Ang iglesia ay lalakas at lulusog at hindi maiwasan ang paglago. Clap your hands unto the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. And of course, if you have been given the gift, mga kapatid, if you have been given, if you are called to be a pastor, you will be also given the gift of shepherding. Kaloob ng pagpapastol, pagkalinga, pangangalaga. Pagka ikaw ipinagkaloob ng tinawag na maging propeta, you will also be given gifts of prophecy. And there is also what we call service gift or motivational gift. In the book of Romans chapter 12, it mentions there about the motivational gifts. Ang mga kaloob na yan, mga kapatid, sa Romans chapter 12, binabanggit po, mga kapatid, ni Pablo tungkol dito sa mga kaloob na service gift. These gifts are given to everyone, not only the leadership, not only the clergy, but also the laity, the people in the church, pwedeng tumanggap ng mga ganitong kaloob, mga kapatid. Mentioned in Romans chapter 12, and in verse 6,
having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Yung prophecy, mga kapatid, is a twofold meaning. It is foretelling and forthtelling. It's a foretelling, telling something that will happen in the future. If you are called to be a prophet, you will be given gifts of prophecy. You will tell something that will happen in the future. At maaring you receive a vision, you receive a dream in the night, mga kapatid, and you prophesy in the congregation, telling something that will happen in the future. And prophecy also is foretelling. It means that you are telling something that has already happened. It's preaching. Pangangaral, mga kapatid. There are also what we call in this service gifts of exhortation. Exhortation. Pag sinabi exhortation, hindi isang sermon. Exhortation lang. But it's very, very powerful. Words of encouragement. Amen. Salita ng pagpapatibay at pagpapalakas. And or ministry or paglilingkod. You see, you have to identify every gifts in the Bible, mga kapatid, because ang bawat membro sa simbahan ay may mga ganitong kaloob. It could be, mga kapatid, this ministerial gifts or service gifts in Romans chapter 12 and supernatural gifts in 1 Corinthians chapter 12 dito sa ating binasa, mga kapatid. And one way to what we did, excuse me for using our example in the church, what we did, we have a spiritual gifts survey. Magpa-pass out kami. I have a copy, mga kapatid, of that survey, spiritual gifts survey. Merong 100 plus questions. Sasagutan mo lang yan. Honestly, hindi, walang mali dyan. Basta sasagutan mo lang kung ano yung mga, depending on your honest question, at lalabas na doon kung ano yung primary gift mo, ano yung secondary gift mo, at ano yung tertiary gift mo. And also, people around you may help you to tell you your gifts. Your pastor also, in the multitude of counsel, sabi ng Biblia, in the multitude of counsels, there is safety. Your pastor can also tell you that you have this gift. You see, in our church, mga patid, meron kami doong may gift of healing. Pagka merong may sakit, yun ang pray. Sister, come to the altar. Pray for this man. Pray for this woman. Kasi may gift of healing siya. Nagsimula yan, nagpipray lang ng manok. Yung mga manok. Na peste, pagkatapos pinagpipray na buhay. O kaya mga tuta, mga aso, mga alaga. That's the way we can develop our gifts, mga patid. That's another subject in developing our gifts. But discovering, mga kapatid, is very, very, very important. They have to discover and we have to help our people to discover their gifts para malaman nila kung saan sila sa katawan ni Kristo. You see, mga kapatid, if they discover their gifts, ang mga taong ito ay magiging totoong masaya. Kasi kapag wala ka sa tamang lugar, hindi ka masaya. Hindi ka, kahit ayaw mo, nakakatisod ka. Kasi ang boses mo papuntang Divisoria. At pag pinipilit mo, kakanta ka dahil you want to be heard. At ang nangyayari, yung dapat naroon sa pwesto mo, nawawalan ng pwesto. Kasi inagawan mo. Pero kung nasa tamang lugar ka, di ba, the body, mga patid, if every member of the body of Christ, of this body, function properly, mga kapatid, napakalusog natin, napakasaya natin. Pero kung may sakit ang kalingkingan,
ramdam ng buong katawan. The body, mga kapatid, suffers. Kasi dadiagnose mo eh, saan ba problema ng simbahang ito? Ah, nandun sa bandang ulo. Ano yung fivefold ministers? Nasa ulo ng Panginoon eh. The five senses that we have, sense of seeing, sense of hearing, sense of tasting, sense of feeling, smelling, di ba? Ang problema pala nandun sa ulo. Baka yung pastor pala ang problema. So mga kapatid, we can help our people. I can give you mga kapatid this spiritual gift survey so that we can help our member to discover their gifts. At pag natuklasan nila yon, mga kapatid, help them develop their gifts. Tulungan natin silang ma-develop ito, mga kapatid. Praise God, para sila'y magiging mas lalong. Amen. You see, mga kapatid, when Apostle Paul wrote about something in the book of 1 Corinthians, sabi niya, naparito ako, hindi dahil sa galing ng aking pananalita, it's not because of my eloquence. Hindi dahil, alam niyo kung bakit ganun ang damdamin, ang mode ng kanyang sulat, di ba galing siya ng Athens bago nagtuloy ng Korinto, di ba? He was being grieved, mga kapatid, because of the two superstitious people in Athens. Ang mga tao ron walang ginawa araw at gabi kundi mag-usap, mga kapatid, ng bagong bagay. Pag nagtitipon-tipon sila, anong bagong bagay? Anong breakthrough? Anong new issue? Hindi katulad ng mga Pinoy. Ang pinag-usapan, sinong politikong boboto natin? Sinong artista? Ako, BBM, ha? Ay, wala yan. Mga kapatid, dapat hindi tayo ma-divide yan, mga kapatid, tungkol sa bagay na yan. Well, if you be, if you are, mga kapatid, BBM, at ako ay kay Lenny, mga kapatid, walang problema tayo dyan. Amen? Praise God. Hindi naman talaga ako Lenny. Ando kasi yung mga taga Ilocos, na mga Ilocos region eh. Mamaya na lang, mag-usap-usap tayo. Then mga kapatid, he introduced, kasi sobrang talino nitong mga taong ito eh. Sobrang talino itong mga Athenians. Doon galing sila Socrates, sila Plato, sila Aristotle, si Dionysius, even Alexander the Great, mga kapatid, came from Athens. Mga taong matatalino. Kaya nga, mga philosophers, lovers of wisdom. Kaya sobrang talino nila, gawa sila ng isang altar at to the unknown God. Natuso eh. Kasi daming mga Diyos-Diyosan doon, mga kapatid. Sabi ni Barclay Commentary, mas marami ang mga Diyos-Diyosan doon kaysa yung population ng Athens. At bawat kanto may mga iba-ibang klaseng Diyos. Kaya tinayo nila yung to the unknown God kasi baka may nakalimutan silang Diyos at baka magtampo yung kaya ito para sa kanya ito. Yun ang sinabi ni Pablo, mga kapatid, ito ipakikilala ko sa inyo. Pero nung sabi, mga kapatid ng Biblia, they did not believe nor receive the simple truth of the gospel because of their sophisticated knowledge. Kaya sabi ng Biblia, konti lang ang na-convert doon si Damaris at ilang disciples. Kaya nung magpunta siya sa Corinto, ganun na lang ang sulat niya. Kayo ha, kayong mga taga-Corinto, hindi kayo na-convert dahil magaling ako magsalita. Hindi kayo na-convert dahil wala ngang maraming influential people dito eh. Upang ang inyong pananampalataya ay hindi nakasalig sa karunungan ng tao, but through the demonstration and the operation of the gifts of the Holy Spirit. And he said, God has chosen the foolish things of this world
to confound the wise. This is the reason why the Church of Corinth, mga kapatid, became famous in operation of the gifts of the Spirit. And so, mga kapatid, bilang tayo yung mga pastor na mayroong mga congregation that we lead, it's our responsibility, tungkulin natin, tulungan silang tuklasin. In my lesson, I have PowerPoints, mga kapatid. Bawat gifts, mayroon po akong PowerPoint lesson. I can give, mga kapatid, the PowerPoint lesson, every gift from ministerial gifts, service gifts, and supernatural gifts. Supernatural gifts, mga kapatid, we know 9 gifts of the Spirit. 9 gifts of the Spirit mentioned in the book of 1 Corinthians chapter 12. And so, kapag ka natuklasan leon, tulungan natin silang praise God. Ma-develop, mga kapatid, ang kanilang mga kaloob. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Nawala yung lesson ko. Kailangan natin ng gifts of the Spirit. Then, mga kapatid, the best place where they can develop their gifts is in the church. Sa loob ng iglesia. Si mga kapatid, yung lugar na sila ay magiging katanggap-tanggap, mga kapatid, sa kanilang... Kasi hindi agad pagka ini-exercise natin, pinapractice natin ang ating mga kaloob, ay magiging sakdal na ito. Kailangan talaga, mga kapatid, na patuloy na pinag-aaralan, patuloy ang education, patuloy ang practices, patuloy ang pag-explore dun sa mga kaloob na yon. At yung lugar na yon ay napakaganda, mga kapatid, para doon ma-develop ang kanilang mga kaloob. And this guest, mga kapatid, can, of course, the first reason is for the glory of the Lord, for the Lord to be glorified. Second reason, mga kapatid, is for the church to help the church, para matulungan ng iglesia to profit with all, sa ikapapakinabang ng bawat isa sa iglesia ng Panginoon. At ikatlo, mga kapatid, so we can also use this so people, mga kapatid, outside the church will be converted. Sila ay maligtas, mga kapatid. Sila ay makakilala sa Panginoon, gumawa ang Panginoon ng mga himala sa kanilang buhay, at sila po ay ma-convert. Praise God. Amen. Next slide, paki... Supernatural gifts, mga kapatid. Next slide, please. We have, next, the gifts of the Spirit mentioned in 1 Corinthians chapter 12, verse 1, up to verse 13. Next slide, please. Merong, there are diversities of gifts, but the same Spirit. It's the same Spirit that work all in all. Isang Espiritu lang gumagawa, mga kapatid. Iba-ibang administration. Next slide. Iba-ibang operation, iba-ibang manifestation, but the same Spirit. Kaya nga, pagpunta mo sa ibang simbahan, may iba-ibang mga administration, depending on the personality sometimes of the preacher or the pastor, mga kapatid. But it's the same Spirit that works all in all, mga kapatid. Praise God. Next slide, please.
There are 9 manifestations of the Spirit in us. Ano ito? Ayan po, mga kapatid. The gifts of the Spirit, word of wisdom, word of knowledge. What's the difference between word of wisdom and word of knowledge? Remember, this is not gift of wisdom or gift of knowledge. This is gift of word of wisdom and word of knowledge. Ito ay kaloob ng wika ng kaalaman at wika ng karunungan. So, magkaiba po ito, mga kapatid, sa gift of wisdom. Solomon have gift of wisdom. Pero mga kapatid, itong spiritual gifts ay gifts of word of wisdom. And we can use it sometimes, mga kapatid, sa ating pangangaral, sa ating counseling. Kasi nagugulat tayo, mga kapatid, ang galing nating magpayo. So kaya nang galing lahat yun? Kasi word of wisdom. And word of wisdom, one of the example of word of wisdom, mga kapatid, yung ginamit ng Panginoon, and he was asked, mga kapatid, if they need to pay tax to Caesar. Sabi ng Panginoon, show us the coin. And he said, ano naka-inscript sa coin? Caesar. And ibigay ang kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Hindi siya nagsabi ng magbayad tayo ng buwis. Why? Kasi sasabihin ng mga scriba na ito pala, maka-Roma pala ito. Taksil sa bansang Israel. Pag sinabi namang, hindi tayo dapat magbayad ng buwis kay Caesar. Ito, tax evader pala ito. Parang BBM. hindi naman napatunayan yun eh. Alright, mga kapatid. Hindi siya nagsabi ng totoo. Hindi siya nagsabi ng yes or no. That's words of wisdom. Praise God. And the Bible tells us that if you have been confronted in the last day, pag dumating yung time, mga kapatid, that you will be put into a Sanhedrin, do not ever think of what you say. The Holy Spirit will give you word of wisdom. Praise God. Amen. And word of knowledge is salita ng kaalaman. You know the difference between knowledge and wisdom or discovery from invention? Discovery, ang Pilipinas ba na invento o na-discover? Na-discover. Kasi nandyan na yan eh. Na-discover lang ni Magellan. Pero ang incandescent lamp, it was invented by Thomas Alva Edison kasi dating wala. Ganun po yung wisdom from knowledge. Knowledge is there. You have to acquire it, mga kapatid, by continuous study. Sa pag-aaral, you can have knowledge, mga kapatid. Ito namang sinasabi ng Biblia, word of knowledge, ito po yung salita ng pagkaalam, kaalaman. Just like, mga kapatid, one of the example, when Jesus, sabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Andrew, na nakita na kita bago ka pa nakaatayo ka sa ilalim ng puno. He got this knowledge, mga kapatid, kahit na wala sa distance, mga kapatid, si Andrew, the brother of Peter, mga kapatid. So that's word of knowledge. And meron diyang gifts of healings and gifts of miracles. Kaloob ng pagpapagaling at kaloob ng paggawa ng himala. Anong difference nito? It's very easy, mga kapatid, to differentiate gifts of healing and miracles. Pag ang kamay mo may sugat, pinag-pray mo, gumaling. That's healing. Pagka putol ang daliri mo, pinag-pray mo, tumubo. That's miracle. And sometimes we pray for just healing that needs miracle. And so, there are some people in our church that hindi lahat tayo merong kaloob ng pagpapagaling. Isa nga tayo nagkakasakit eh. Kailangan natin yung membro merong gifts of healing. Magpalihan tayo sa kanila. And also, mga patid, gifts of prophecy. You see, mga patid, in these 3 sets of gifts, like the gifts, the service gifts,
the ministerial gifts and supernatural gifts, mababanggit itong gifts of prophecy. Why? Because, mga patid, we really need to preach the gospel. We really need to prophesy. Mangaral, mga kapatid. Praise God. And I have told you, mga patid, that gifts of prophecy is twofold. It could be prophesying or foretelling. Pagpapahayag ng mga bagay na nangyari na at pagpapahayag ng mga bagay na mangyayari pa. Also, we have the gift, mga patid, of tongues, interpretation of tongues. And we say interpretation of tongues. It's not translation of tongues. May difference in translation from interpretation. Translation is misan word for word yan eh. Pero yung interpretation, misan nagtataka ka, ang haba ng kanyang tongues, ang interpretation maikli lang. Kasi interpretation yon. Di ba? Minsan ang Tagalog, mamahaba, pero ang English yun, napakaikli. Alright. Then, we have discerning of spirits and the gift of faith. Alright. Next slide, please. Ayan. Revelation gifts, power gifts, edification gifts. Lahat po ng mga gifts na yan, meron po tayong PowerPoint presentations. And we can give you freely, mga kapatid, basta meron lang kayong USB. Alright, next slide please. Okay. Next slide. Next. Next. Given to every man. But the manifestation of the Spirit is given to every man. Every member of the body of Christ. So, mga kapatid, the gifts are still for today. Amen. Kaya nga, sabi ng Biblia, sa araw na yon, in Matthew chapter 7, verse 22, many will say, Lord, have we not cast out devils in your name? Have we not done wondrous works in thy name? Puro mga Pentecostal yung nandun, mga kapatid, mga charismatic. Alam nyo bakit? Sabi ni Reverend Haney, wala na daw dun yung mga hindi naniniwala sa gifts of the Spirit, nasa impyerno na. Pero yung mga nandun daw sa time na yon, mga kapatid, they operate in the gifts of the Spirit. Kaya lang, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? I know you not. Depart from me. Why? Because we have to operate the gifts of the Spirit through the fruit of the Spirit. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, kahit na nagsasalita ka ng wika ng anghel, if you do not have love, if you do not have the fruit of the Spirit, that's useless. And so we teach our people to operate in the gifts of the Spirit through the fruit of the Spirit, sa bunga ng Espiritu Santo. Or else, maaabuso natin ang kaloob na ito. Eh, ang iba nga, inaabuso ito eh. Kaya, napakalaki ng mga pangalan nila. Crusade by certain name, mga kapatid. Miracle Crusade or Healing Crusade. Mga ganyan, mga kapatid. Why? Kasi we can abuse the gift. And misuse if we do not have complete knowledge. And worse is unuse or disuse. Next slide, please. Purposes of the gifts of the Spirit. Next slide. Edification, so that the church may be edified. The church mapagtibay, mga kapatid, ng sa pamamagitan ng pag-ooperate at pag-manifest ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Another purpose, mga kapatid, praise God, next slide, please.
In 1 Corinthians 14, tells us, mapatid, now is it then, brethren, when you come together, every one of you hath psalm, hath doctrine, hath a tongue, hath revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. The purpose, mapatid, to why we operate in the gifts of the Spirit, and this is what we need now, today, mga kapatid, so that we can edify the body of Christ. Next slide, please. Manifestation, so that people of God will be manifested. Ang bayan ng Diyos, di ba, sabi ng Panginoon, this sign shall follow them. You want to see who believes? This sign shall follow them that believe. Ang mga palatandaan ito ay susunod sa kanila. That, of course, that tayo po ay mag-manifest, mga kapatid. Next slide. Next slide. Building unity in the body of Christ. Para ma-endeavor ang katawan ng Panginoong Hesukristo magkaisa. Kasi mga kapatid, you see, after Apostle Paul mentioned about the gifts in 1 Corinthians chapter, the last of the preceding verses, it mentions about the body of Christ. So that the body of Christ, would every member would function properly. Every member will become one, maging magkaisa. Kaya nga sabi roon, ang kamay ba sasabihin sa kanyang pa, dahil hindi ako pa, wala akong pakialam sa iyo. So that the body of Christ will be unified. Magkaisa, mga kapatid. Amen? So you see what the gifts of the Spirit can help our people, mga kapatid, the church. It also gives us, next slide, tells us about direction. Kasi hindi alam ng mga mananampalataya kung ano bang purpose, ano bang dahilan ko, bakit ako ano bang dahilan, bakit ako tinawag ng Panginoon. Pag binigyan ka ng martilyo, anong gagamitin mo sa martilyo? Panlalagari mo. Pag binigyan ka ng lagari, pampupukpuk mo. Kung ano yung kaloob mo, yun ang function mo in the body of Christ. At mga kapatid, and we've got to discern that, mga kapatid, so that we can help our people, mga kapatid, to be placed properly in the body of Christ. Next slide, revelation. So, mga kapatid, we can have the revelation. We will be revealed, mga kapatid, that we are the people of the promise, the people of His name. Praise God. Praise the Lord. Clap your hands to the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Next slide, please. And glorification. So, mga kapatid, we can glorify God, mga kapatid, through the gifts of the Spirit. That's the purpose, mga kapatid. We want to glorify God. We want, mga kapatid, God to be glorified in our lives. Ginamit tayo ng Panginoon. Nag-ooperate in the gifts of the Spirit, mga kapatid. Praise the Lord. And so, we can help other people so that God will be glorified in our lives. Next slide, please. Identifying your place in the body of Christ. How can we identify our place? We can teach our people, mga kapatid, para ma-identify nila ang kanilang lugar sa katawan ni Kristo Jesus. Ito ang magbibigay sa kanila ng direksyon kung anong gagawin nila, anong function nila, anong mission nila, ano ang kanilang gagawin, mga kapatid, why God has called them, why God has equipped them with gifts, mga kapatid. They, of course, meron silang tiyak na gagawin. Alright, next slide, please. Now you are the body of Christ and each one of you is part of it. You are each of us, mga kapatid, as mentioned in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, bawat isa ay may bahagi sa katawan ng Panginoon. Bawat isa,
No one is missed out. No one is left out. Everyone in the body of Christ who has received the baptism of the Holy Spirit has function, has a purpose, mga kapatid. Praise God. Has a ministry. Everyone has a ministry in the body of Christ. Praise the Lord. Next slide. Then, we have to develop our spiritual gift. Number one, kanina sinabi ko, discover. The next is develop. Next slide, please. Praise God. How to develop our gifts is by continuous education. You see, the word faith means, in Greek word pistis, means complete knowledge. If you have complete knowledge, you have great advantage. Kasi may complete, alam mo eh. Mga kapatid, so you continue, mga kapatid, studying the gifts, amen, as you patuloy ka nagpa-practice, ini-exercise, mga kapatid, ang iyong kaloob, mga kapatid, yan po ang way we can develop our gifts. You see, we discover our gift, we have to develop our gifts, and we have to help our people develop their gifts. Next slide. Sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Sino sa inyo maraming pagkakataon nag-pray doon sa may sakit na matay? Ako, nangyari na sa akin yan. Maraming beses. May time pa, mga kapatid, na patay na, tinawag kami bago kami mag-service, tinawag kami, patay na, pagpipray para mabuhay. Ako, punta kami doon, kasama ko pa si Pastor Alan sa lera noon. Pump siya ng pump. Ako naman, Jesus, mabuhay ka, Lord, mabuhay ka. Siguro, mga ilang minuto na, mga pati, di pa nabubuhay. Dukot na kami ng pera sa bulsa. Tawag ka na ng punerarya. Kasi kahit mabuhay ito, bulok na yung katawan eh. Palusot lang yun. Nangyayari kasi yung mga pati, but that's not necessarily mean na hindi mangyayari yun. You see? Na hindi mabubuhay ang patay o gagaling ang may sakit, mga kapatid. Pero there are times, mga kapatid, that you fail. But you do not stop. Amen? Keep on. Amen. At aral sa loob, mga kapatid, sa loob ng iglesia, we can, that's the best place where we can develop our gifts, in the church, mga kapatid. Amen. Next slide, please. Environment. Of course, that's also, mga kapatid, one of the important factor we can develop our gifts. Environment. People around you, mga kapatid. Ang samahan mo, siyempre, yung mga taong mag-encourage sa iyo, tutulong sa iyo para lalo mong ma-develop yung kaloob mo. And po, merong mga ways, mga kapatid, on how to develop our gifts. At may mga lessons tungkol dyan. I can give you lessons, mga kapatid, about how to develop our gifts. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. At iba pang mga lessons about deploying, no? Discovering, developing, and deploying our gifts or using our gifts. But mga kapatid, ang time ko po tapos na. Praise God. At mayroong pang part 2 yan sa susunod na taon siguro. Praise the Lord. And anyway, all of the lessons, mga patid, ay pwedeng ibigay sa inyo. USB lang. Mga patid, we can help our people discover, develop, and deploy their gifts. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Supernatural gifts. Nabanggit niya kanina, mga kapatid, service gifts, ministerial gifts, at we have that, mga kapatid, and then the last one is the supernatural gift. Yung supernatural gift is not for display. The supernatural gift is given
to meet the need of the church. God is sovereign, and He knows the perfect man for that perfect gift. God, He knows the man who has the heart. Amen. So, mga kapatid, we like supernatural gift, but that supernatural gift is not for display, but it is for the kingdom of God, for the growth of His kingdom, for expansion of His work. Praise the Lord. Thank you, Pastor Oscar Picar. Napaganda, mga kapatid, ng kanyang lecture. We need these gifts in our church. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. 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 For the things Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the glory belongs to the Lord. Amen. Praise God. According to our schedule, magkakaroon muna tayo makakabit ng 15 minutes break. Amen. At aking pong request ang ating pong mga executive board. Meron pong reserved na upuan po, mga kapatid, para sa ating pong mga leaders. You may now be seated, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Good afternoon, mga kapatid, no? I-check ko lang kung occupied ba lahat ng chairs. Kasi may nakatayo tayo dahil wala na raw silang maupuan. Bakante? Oh, thank you. Yung mga pastors dyan sa likod, sa akin, banal mong espiritu.